All-time favorite talaga ito ng mga Pilipino, mapabata man o matanda. At panalo sa panlasa nila kapag ito ay sweet style. Kahit sa anumang handaan, hindi nawawala ito. Tara, luto naman tayo ngayon ng sweet style spaghetti. Yes, para sa ating mga sangkap, gagamit tayo dito ng spaghetti sauce. 1 kilo spaghetti pasta, condensed milk, garlic, onion, hot dog, ground pork or giniling na karne ng baboy, oil, pepper, and salt. So first step ay magpapakulo tayo ng tubig sa isang kaserola at lalagyan natin ito ng oil para hindi dumikit ang pasta sa kaserola. Hayaan lang natin itong kumulo. At kapag kumukulo na nga ay ilalagay na natin ang pasta. Make sure po na saktong-sakto lang ang lambot ng inyong pasta. Huwag naman po itong soggy or sobrang lambot at huwag naman ding matigas. Yung tamang-tama lang. At kapag malambot na ang ating pasta ay sasalain ko lang ito at tatanggalin ko ang tubig na pinagpakuluan nito. Subupusan ko lang po ito ng tubig, tap water po ito, para mag-stop na po yung paglambot ng pasta. Kung gusto nyo po, isahod nyo po ito sa faucet or sa gripo nyo po. So next step naman, or gagawa na tayo ng sauce. Magpapainit po tayo ng mantika sa ating pan. Ugikis ako muna ang bawang. Antayin ko lang itong mag-golden brown. And then nalagay ko na ang sibuyas. So igisa natin ito hanggang sa mag-caramelize siya ng konti. And then ilalagay ko na po ang 1/4 kilo ng giniling na baboy. Kung gusto niyo pong magdagdag ng karne ng baboy, nasa sa inyo po yun. And then maglalagay na ako ng pamintang durog. At kapag malambot na po ang ating karne ay ilalagay na natin ang hotdog. So kailangan po medyo prito natin ang bahagya yung hotdog na gagamitin natin. Kasi kapag diniretso natin ito sa sauce, parang mabilis po siyang lumambot. So lutuin natin ito kahit mga 1 minute. And then lagay na po natin ang spaghetti sauce. So ang nilagay ko pong spaghetti sauce dito ay 1 kilo din po. Kung 1 kilo po ang spaghetti pasta nyo, naglagay din po ako ng 1 kilo ng spaghetti sauce para talagang marami po siyang sauce, talagang masarap po siya. So maglalagay na tayo ng asin. Bahala na po kayong mag-adjust sa ilalagay nyo pong asin. So antayin lang po natin ito na kumulo. So lutuin natin ito kahit mga 2 to 3 minutes. And then maglalagay din po ako ng condensed milk. Kung wala naman po kayong condensed milk, pwede na rin po ang sugar. Anyways, mas masarap po siya kung ilalagay nyo po ay all-purpose cream and then plus sugar. Pero kung wala po kayong all-purpose, gamit na lang po kayo ng condensed milk. So nakita nyo po, malapot po ang ating sauce. Talagang gustong-gusto po talaga ng mga bata kapag sweet style ang spaghetti. So ayan, kumulo na nga ang ating sauce. So, pwede na po ito. Naglagay na rin po ako ng cheese sa ating sauce kasi po minsan kapag naglagay tayo ng cheese sa ibabaw ng spaghetti or kapag nag-serve na ito or kapag sinerve na natin ito ay kawawa naman yung natitira na hindi pa kumain kasi inuuna po nilang kainin yung nasa ibabaw. So, ito po, hinalo ko na po yung keso sa sauce para po, alam nyo yun, yung nag-aagaw yung tamis at alat ng spaghetti natin. Pero optional din naman kung gusto nyo rin po maglagay pa ng cheese sa ibabaw ng spaghetti mismo yung isi-serve nyo na po ito. So ito nga po, isi-serve na po natin ang ating sweet style spaghetti. Mas masarap pa po ito kaysa nabibili nyo pong spaghetti sa mga fast food chain. So thank you for watching mga kasosyo. Sana po nagustuhan nyo ang recipe na ito. Try nyo na rin magluto neto. Thank you for watching. Bye-bye!